simpleng egg wrap pero napakasarap. Perfect to pambaon sa office. At perfect din to sa mga naka-home base or nagwo-work pa rin sa bahay. So ayun na nga, nag-crave ako ng egg wrap kaya bumili ako sa grocery ng itlog. Bumili na rin ako ng red and green bell pepper. At syempre, lettuce. Bumili din ako ng ham. Just an FYI, itong ham na to ay pang dirty, low carb or keto. May mga ingredients kasi to na hindi pasok sa diet. Bumili na rin ako ng uncured bacon, pero syempre mas okay kung fresh bacon. Dahil meron pa rin akong Chevital quick melt na cheese, ito na lang yung gagamitin ko at i-slice ko lang siya ng maninipis tulad ng ganito. Gagamit tayo ng apat na itlog kasi dalawang recipe ng egg wrap yung gagawin natin. Per wrap, gagamit tayo ng dalawang itlog at lalagyan lang natin to ng asin at paminta. At babatiin lang natin yung itlog. Sobrang tagal kong hindi nagamit tong infrared cooker at itong non-stick pan ko, so ngayon na lang ulit sila magagamit. Lagyan lang natin siya ng coconut oil at lalagyan natin siya ng onting butter. Spread lang natin yung butter at ibubuhos na natin yung ating egg mixture. Make sure na even yung pagkakalagay natin ng egg mixture para maganda yung klase ng egg wrap natin. After 1 minute, pwede na natin ilagay yung ating cheese. Pagkatapos, tatakpan lang natin ito at iluluto lang natin in medium heat for 3 to 4 minutes. After 3 to 4 minutes, okay na yan at madali lang tong tanggalin kasi naman ang gamit natin ay non-stick pan. Hindi na natin binaliktad tong egg wrap natin, pero yung isa babalikta rin natin. Sobrang dali lang linisin nitong non-stick pan, pinunasan lang natin ng tissue at ready na siya ulit. So uulitin lang natin, spray natin ng coconut oil, naglagay tayo ng onting butter at iluluto na lang natin ulit yung egg mixture. At babalikta rin natin siya ngayon. Wala namang masyadong pagkakaiba ng binaliktad sa hindi binaliktad na egg wrap, so kayo na yung bahala. Punasan ulit natin ng tissue yung pan at lalagyan ulit natin siya ng onting coconut oil. This time, iluluto na natin yung ating ham at yung ating bacon. Pwede rin naman kayong gumamit dito ng fresh cut na pork o kaya chicken fillet. Pwede rin yung tuna in can, make sure na in pure olive oil na lang siya. Tapos, igigisa-gisa lang natin yung ating green and red bell pepper dito sa mantika ng ating bacon. At ready na tayong mag-wrap. So ito na yung egg wrap natin. Lalagay lang natin dito yung ating ham, tapos maglalagay din tayo ng lettuce at ilalagay natin yung red and green bell pepper at maglalagay lang tayo ng mayonnaise. Sobrang simple lang nitong first wrap natin at ayan, hiniwa lang natin siya sa gitna pero pwede mo namang hiwa-hiwain yan ng bite sizes. At ito na siya agad, ready to serve na. Perfect din to kung mayroon tayong Zevia drink. Napakaraming flavors nitong Zevia pero ang itatry natin dito ay lemon and lime. Nagustuhan ko tong Zevia kasi ang ginamit nilang sweetener ay stevia. Kung ganito yung food na inihahanda mo, hindi aakalain ng iba na nagda-diet ka kasi napakasarap. At nasaan si Ali? Ayan, inaantok na siya. Si Chichi naman naghihilamos na. Para sa ating second wrap, kung mahilig ka sa Subway, perfect to sa'yo. Maglalagay tayo ng puting sibuyas at maglalagay din tayo ng cucumber pickles. Maglalagay din tayo ng green and black olives at hiniwa-hiwa ko lang yung mga ingredients ng ganito. So mix and match lang yan kung gagawa ka ng egg wrap. Kung ano yung available sa'yo, yun na lang yung ilagay mo. So ilalagay natin yung lettuce tapos ilalagay lang natin yung bacon. At ito yung mga pwede mong isubstitute kung wala kang bacon or ham, gold seas tuna in olive oil, pwede rin tong wild caught sardines in 100% olive oil. Lagay din natin dito yung natirang green and red bell pepper at ilalagay lang natin sa ibabaw yung mga hiniwa-hiwa nating ibang ingredients. At ito yung itsura niya, napakasarap, di ba? So, ilalagay lang natin sa ibabaw yung puting sibuyas. At for our dressings or sauce, maglalagay lang tayo ng isang kutsarang extra virgin olive oil at isang kutsarang mayonnaise, QP yung ginamit ko at lagyan na rin ng onting lemon juice. And for our second egg wrap, gagamit tayo dito ng cling or plastic wrap. Dahil maraming ingredients kasi tayong nalagay para ma-hold niya ng maayos yung lahat ng ingredients sa loob ng egg wrapper natin. Madali lang tong gawin at madali lang gamitin tong cling wrap.
So, ito na yung egg wrapper natin at hahatiin lang natin to sa gitna at ready na siya. Sobrang sarap at napakadaling gawin ito, promise. Kaya try nyo na rin at don't forget to share sa mga friends nyo na gusto ring mag-diet ng low-carb at keto diet. Last time, gumawa tayo ng egg wrap a la Subway. At sobrang nagustuhan nyo to kasi halos 500,000 views na siya. Kaya today, ni-level up natin at gumawa tayo ng avocado tuna egg wrap. Sobrang dali lang gawin ito at talaga namang napakasarap. So gumamit tayo ng slices ng chevital at gumamit din tayo ng apat na itlog at dalawang egg wrapper yung ginawa natin. Tinimplahan lang natin to ng asin at paminta. Sa ating pagluluto, gumamit lang tayo ng non-stick pan, nag-spray lang tayo ng coconut oil at naglagay lang tayo ng onting butter para masigurado na hindi didikit yung itlog. After 1 minute na maluto yung itlog, nilagay na natin yung slices ng cheese. Tapos tinakpan lang natin to at after 3 minutes, perfect na siya. Naluso na rin yung cheese at mukhang napakasarap. And for today's video, naubos na yung chevital quick melt natin. Kaya ang ginamit natin dito ay yung queso. Keto or low carb approved pa rin naman tong cheese na to. Same procedure lang yung ginawa natin. Nag-slice lang tayo ng maninipis na cheese. Tapos tinakpan at after 3 minutes, ayun na nga, hindi nalusaw yung ating cheese. Kaya mas maganda kung yung chevital quick melt cheese yung gamitin nyo or mozzarella cheese. Pero don't worry kasi masarap pa rin talaga tong recipe na to gamit yung queso. At para sa ating tuna, gagamit lang tayo ng tuna in can gamit tong Gold Seas tuna in olive oil. Pwede rin yung with chili o kaya chunks in water. Ididrain lang natin tong ating tuna in can. Masarap at malasa tong brand na to kaya ito yung favorite ko. At dahil in chunks ito, dudurug-durugin na lang natin yung tuna. Pagkatapos i-drain, i-prepare naman natin yung remaining ingredients. At gagamit lang tayo dito ng isang medium na avocado. Samantalahin natin habang in-season pa yung avocado. At in fairness, mukhang fresh at masarap pa tong avocado na nabili ko. Tatanggalin lang natin yung buto at hihiwa-hiwain lang natin to ng maliliit. Hihiwa-hiwain lang natin to ng pa-cubes, tapos kukutsarahin lang natin at ilalagay na natin dun sa ating tuna. Kung gusto mo na manatiling green na green yung avocado, ilagay mo siya sa separate bowl, tapos lagyan mo siya ng lemon juice. Pero kung gusto mo naman na mabilis at madali lang yung trabaho, gawin mo na lang to at halu-haluin na lang siya. At set aside lang muna natin to, tapos maghihiwa-hiwa tayo ng iba pang ingredients. Mas masarap kung lalagyan mo siya ng red bell pepper, kamatis at sibuyas. At pwede mo rin itong lagyan ng pickles tulad nitong cucumber na pickles at itong green and black olives. At hiniwa-hiwa ko lang sila ng ganito. Available naman to sa mga major supermarkets. At hiniwa-hiwa ko rin yung kamatis at yung red bell pepper na maliliit at ilalagay na lang din natin to dito sa ating mixture. At unfortunately, nakalimutan kong ihalo yung sibuyas pero mas masarap kung lalagyan nyo siya. Dahil maliit tong bowl na nagamit natin, ililipat natin siya sa mas malaking lagayan. Tapos hahalu-haluin lang natin siya at lalagyan na natin siya ng seasoning or dressings. Lalagyan lang tayo ng 1 tablespoon na extra virgin olive oil at lalagyan natin to ng 2 tablespoon na mayonnaise. Lalagyan din natin to ng lemon juice, kalahati ng lemon juice, tinanggal ko na yung buto para hindi sumama kasi mapait yun. For added seasoning, maglalagay lang tayo ng asin at paminta. Tansya-tansya na lang. Pagkatapos, hahalu-haluin na lang natin to ng maigi. At napakasarap nitong mixture na to, pag titikman mo siya, pwede mo din siyang ihalo talaga sa salad mo. At para sa ating egg wrap, gagamit din tayo ng dahon ng lettuce. Siyempre, hinugasan ko to at pinunasan sa tissue para matanggal yung excess water. At ready na tayong mag-wrap. So ito na yung egg wrapper natin. Ilalagay lang natin yung dahon ng lettuce. Tapos, spread lang natin yung avocado tuna mixture. Pagkatapos gagamit tayo ng cling wrap, available din to sa mga supermarket at sa Shopee, pwede mo tong gamitin para hindi matanggal yung pagkakaroll mo. At ganun lang kadali, ready na kaagad yung ating avocado tuna egg wrap. Hatiin lang natin sa gitna at perfect na siya. Ready ka nang mag-lunch or mag-dinner. Napakasarap nito at nakakabusog. For this recipe, 2 avocado tuna egg wrap yung nagawa natin, so pwede mong baunin yung isa sa office or sa school. Check mo lang yung previous video natin para sa iba pang egg wrap recipes. At para sa ating drinks, Right and Light lychee flavor.
Nag-survey tayo last time at ang may pinakamaraming right and light favorite nilang flavor ay cucumber. Natikman nyo na rin ba tong lychee? Masarap din siya. Drink in moderation lang po tayo, lalo na at ang ginamit na sweetener ay sucralose. For more keto low carb recipes, check mo lang yung mga previous videos natin. At hi daw, sabi ni Chichi at ni Ali. Salamat sa panonood! Kita-kita ulit sa next video.